isa ang Lucifer sa top 5 na pinakamagandang series na napanood ko sa Netflix. Nakakuha ito ng 4.8 out of 5 sa audience ng Netflix, 87% out of 100% sa Rotten Tomatoes, 8.2 naman out of 10 sa IMDb, at 97% ng Google user out of 100% ang nagsasabing nagustuhan nila ang series. Ganun pa man, hindi ko mare-recommend ang Lucifer sa mga batang viewers dahil sa mga crime, violence, at sexual acts na part ng series. Disclaimer nga po pala, please, wag po kayo makipag-debate sa akin sa Bible about kay Lucifer. Sa simpleng perspektibo, isipin mo ang sarili mo as Lucifer, ang tatay mo as God, at ang nanay mo as Goddess, dahil sa totoo lang, si Lucifer ay katulad ng karamihan sa atin. Isang rebelding anak na hindi maintindihan ang paghihigpit ng ama. Iniisip na minamanipula siya at inaalisan ang freedom na mabuhay sa paraang gusto niya. At ipinakita rin na kahit na si Lucifer ay nagbabago for better version ng sarili niya. Ano-ano ang matututunan mo bilang anak sa panonood ng Lucifer? Kung katulad ko naman kayo na may anak na, ano-ano ang matututunan nyo bilang magulang? So, let's start sa pagre-review ng Lucifer per season at per episode. Pero syempre, hindi ko na-i-include yung mga crime na nasasolve nila Chloe at Lucifer. Mapofocus lang ako sa story ng mga important na characters. So, sa season 1, episode 1, dumating ang anghel na si Amenadiel upang sunduin ang kapatid niya, si Lucifer, na nagmamay-ari ng bar sa Los Angeles, California, ang Lux. Tumanggi si Lucifer na bumalik sa hell at sinabing panahon na para maghanap ng kapalit niya. Sa episode din na ito, pinatay ang kaibigan ni Lucifer na si Delilah, at bilang witness ay nakilala niya ang LAPD detective na si Chloe habang kinukuhanan siya ng statement. Sa episode 1 din, nakilala ni Lucifer ang psychologist na si Dr. Linda Martin na nagkaroon ng malaking bahagi sa pamilya niya sa buong story ng Lucifer. Sa last part ng episode 1, makikita na iniligtas ni Lucifer ang buhay ni Chloe at nag-aalala sila Mace at Amenadiel sa ginawa niyang to. Sa episode 2 ay nag-decide si Lucifer na i-hire si Dr. Linda bilang therapist kapalit ng sex. Mystery sa kanya kung bakit hindi gumagana kay Chloe ang spell niya. Samantalang si Chloe naman ay pumunta sa Lux upang imbestigahan si Lucifer. Naalala niya na 6 na beses na nabaril si Lucifer at nagtataka siya kung bakit hindi malang ito nasugatan. Naging instant sidekick niya si Lucifer dahil nakitaan niya ito ng kakaibang galing sa pagpapaamin sa mga suspects. Sa episode 3 naman tayo, hindi makapaniwala si Lucifer nang malaman niyang may nagpapanggap na Lucifer. Galit na galit niyang hinarap ito, subalit sa hindi inaasahan ay biglang nagbago ang isip niya at hindi ito pinarusahan na ikinabigla at ikinagalit ni Mace. Sa episode 4 ay naging palaisipan kay Chloe ang kakaibang kinikilos ni Lucifer at napaisip siya kung totoong demonyo ba talaga to. Napansin din ni Chloe ang malaking peklat sa likod ni Lucifer na tila pinutol na pakpak. At nakita niya ang refleksyon ng demonyo kay Lucifer sa salamin habang nasa crime scene sila. Inamo ni Lucifer si Chloe na barilin upang patunayan na immortal siya, pero ikinabigla ni Lucifer na makakita siya ng dugo at nasaktan siya sa pagbaril ni Chloe sa kanya. Sa episode 5 ay nakumbinsi ni Lucifer ang superior ni Chloe na maging part siya sa pagsosolve ng mga crime kapalit ng pabor. Natutulungan siya ni Lucifer na maging first female chief of police. Pagkatapos na masolve ulit ang isang crime, official na naging part ng LAPD si Lucifer as civilian consultant. Kinausap ni May si Amenadiel na gusto na niyang bumalik sa impyerno at nag-aalala siya sa malaking pababago ni Lucifer. Sa episode din na ito, nagkakilala si Linda at Amenadiel, makaraang magpanggap si Amenadiel bilang Dr. Kanan. Ang episode 6 ay tungkol sa pagkawala ng pakpak ni Lucifer, samantalang nagtagumpay naman si Amenadiel na makuha ang loob ni Dr. Linda at pumayag ang therapist na ilahad ang lahat ng detalye kay Amenadiel upang lubos na matulungan si Lucifer. Humingi ng tulong si Lucifer kina Amenadiel at Chloe upang maibalik ang kanyang angel wings, at dito umikot ang episode 7. Makaraang makuha ni Lucifer ang kanyang mga pakpak ay ninais ni Amenadiel na makuha ang mga ito upang ibalik sa heaven. Laking gulat niya nang sinunog ito ni Lucifer na bigo si Amenadiel na pabalikin ang kapatid sa hell. Out of desperation na maibalik sa hell ang kapatid, sa episode 8 ay binuhay ni Amenadiel ang pulis na si Malcolm na ilang buwan ng koma. Sa katunayan, nag-decide na ang family nito na alisin ang kanyang life support.
Nadesisyon naman si Dr. Linda na maging professional na lang ang relation niya kay Lucifer. Sa episode 8 din nalaman ni Lucifer na binetration ni Mace at binigyan ng idea ang kapatid niya si Amenadiel upang mapalapit kay Dr. Linda. Habang sa episode 9 ay mapapanood si Amenadiel na kausap si Malcolm at tinatanong kung ano ang progress ng mission niya. Ipinaalala ni Amenadiel kay Malcolm na kung ayaw niyang bumalik sa impyerno ay bilis-bilisan niya ang pagkilos. Inutos si Amenadiel na patayin si Lucifer. May singit lang, naiyak ako sa eksenang to pero hindi ko na-elaborate pa. Kung di pa kayo nakakanood ng Lucifer, para sa inyo to, panoorin nyo. Humingi ng payo si Mace kay Linda sa episode 10 kung paano mabubuhay ng normal sa Earth. Nakilala rin ni Mace ang anak ni Chloe na si Trixie at na-excite siya nang tawagin siyang kaibigan ng bata. Siksik ang episode 11 sa mga importanteng part ng Lucifer. Una, masasagot ang malaking tanong kung bakit nanahimik si Malcolm na si Dan ang totoong bumaril sa kanya, kaya siya nakoma. Si Dan ay ang ex-husband ni Chloe na isa ring pulis. Ang gusto pala mangyari ni Malcolm ay si Dan ang lumabas na pumatay kay Lucifer imbis na siya. Pero hindi natuloy ang pagpatay ni Malcolm kay Lucifer nang i-offer ni Lucifer ang coin sa kanya. Magagamit daw ni Malcolm ang coin upang makaalis sa impyerno kung dumating ang panahon na mamatay na siya. Pangalawa, nakakabigla ang romance involvement ni Mace kay Amenadiel. Nakipag-sex ang anghel na si Amenadiel sa demonyong si Mace. Pangatlo, masasagot na ni Lucifer ang tanong kung bakit minsan ay immortal siya at minsan naman ay human siya na nasusugatan. Napakarami kong tawa sa episode 12 kasi kinumpronta ni Amenadiel si Malcolm kung bakit hindi pa niya napapatay si Lucifer. Paliwanag ni Malcolm, dahil anghel si Amenadiel, hindi siya kayang patayin nito. Binigyan din siya ni Lucifer ng coin na magliligtas sa kanya sa impyerno. Unless may magandang offer si Amenadiel, mananatili siyang hashtag Team Lucifer. At dahil napatunayan na ni Lucifer na si Chloe ang dahilan bakit siya nasusugatan, ginawa niya lahat ng paraan para maiwasan to. Chinek pa niya ang likod ni Chloe kung may pakpak bato at isang anghel din na hindi niya alam. Sa uling episode ng season 1, inaresto si Lucifer dahil sa bangkay na natagpuan sa kanyang bar. Nabroke ang soul ni Lucifer nang tila hindi naniwala si Chloe na malinis ang konsensya niya. Nakiusap siya kay Amenadiel na ibalik na siya sa impyerno. Hindi niya inaasahan ang tanggihan siya ng kapatid, bagkos ay humingi pa ito ng tulong sa kanya na maitama ang nagawa niyang mali at hanapin si Malcolm upang ibalik sa hell. Sa wakas, ipinagtapat ni Dan kay Chloe na siya talaga ang bumaril kay Malcolm at naniniwala siya na inosente si Lucifer. Sinabi ni Chloe na maitatama niya ang maling nagawa kung tutulungan nila si Lucifer na patunayang wala itong kinalaman sa pagpatay sa preacher. Sa last part ng episode 13, naiyak ako na makiusap si Lucifer sa ama niya na paing na siyang bumalik ng hell basta iligtas lang si Chloe. Overall, maganda ang story ng Lucifer na enjoy ko. Yung nakikisolve din ako kung sino ang killer sa bawat episodes kasi iba't ibang crime kada episodes. Nakakatawa pero nakaka-amaze ang personality ni Lucifer. Nakakaiyak na natututo si Lucifer na pahalaga ng human kahit hindi niya ma-identify kung anong feelings yun. So sa season 2, aabangan natin kung ano ang personality ng nanay nila Lucifer at Amenadiel since sa episode 13 ay ni-reveal na nakatakas ito ng Hell. OMG!